Hello mga kaparming, welcome to my YouTube channel. Siya nga pala mga kaparming, salamat po sa mga subscribers ko mga kaparming. Nang dahil po sa inyo, ako'y taus-pusong magpapasalamat po sa inyo mga kaparming. Bagong lahat mga kaparming, shout out nga pala kay Micros 45. Kaparming, shout out kang Micros 45. Hello po sir. So ngayon mga kaparming, paano, ano ang gagawin natin panahon sa ating time ng palay, katulad dito na ating araro na sa palayan natin, ano yung preparation natin sa mga alagang itik natin, o ano ay yung gawin natin ihanda doon sa kulungan na sila ay makakain ng mga pagkain doon, yung mga alaga natin makakain ng suso, mga kangkong. So ngayon ituturo ko mga kaparming yung technique, paraan para sa mga baguhan na yung mahiling mag-alaga, ito yung gawin natin. Technique ko ito mga kaparming, isi-share ko lang mga kaparming. Manguha tayo ng kangkong para ilagay natin doon sa kulungan natin panahon sa ting tanim na ng palay. Kasi ganito, hindi na tayo makapagpastol mga kaparming ng 4 na buwan. After noon, tingga pa naman ng palay bago pa tayo makapalabas naman ng ating mga itik. Let's go mga kaparming. Ayan mga kaparming, magkuha tayo ng kangkong. Ayan mga kaparming, ito na yung kangkong natin. Ito, preparation ko ito mga kaparming. Ilagay ko doon sa kulungan nila. Itanim natin to para panahon nating tanim na naman ng palay, yun may makakain sila mga kaparming. No? Tapos ito mga kaparming, pag maitanim na natin ito doon sa kulungan, pag nabubuhay na yun sila, sulagyan din natin ito ng mga kuhol, yung mga suso mga kaparming. Yun, para dito mabubuhay yung mga suso. Pag nangingitlog yung mga suso na yan, mga kuhol, yun, may makakain rin sila. Yun, mga kaparming, manguha tayo ng mga suso. Ayan oh. Ito oh. Yun yung suso. Yun. Yun oh. Ito kasi ilagay natin to sa yun, ilagay natin yun doon sa ano tinanim natin ng mga kangkong. Oh. Yun. So kaya yung kangkong ginawa ko to para dito mamumuhay yung mga suso mga kaparming. Tapos mga kaparming, isama na natin yung ugat. Ito yung ugat para paglagay natin doon mabubuhay talaga siya. O yun, ugat ng kangkong. Ito mga kaparming, yun. So nandito na, ito na yung mga kaparming mga nakukuha natin. Ito na yun. So ilagay natin yan sa sako. Yun mga kaparming, oh. So yung ilipat natin ito doon na pinaghanda ko na kulungan nila. So ito yung mga kaparming yung nakuha natin na kangkong. Dalhin na natin to doon sa kulungan. So ayan na mga kaparming yung mga ano natin, yung kangkong. Yun ang kangkong. So itanim na to mga kaparming. Oh.
Ito yung preparation ko mga kaparming, yung kulungan nandoon. Tapos ito kangkong, ano natin yan. Tapos ibaon lang nila sa ano, putik. Tapos hindi yan mapasok ng ano mga kaparming, kasi nakalagay ito ng ano, cyclone. So nakaikot yan dito sa loob kaparming. Ito na rin yung pan nila. Ito yung kulungan dito lang kaparming, yung kulungan nila. Ito yung kulungan. So panahon ng ting ano na lang palay dito sa kulungan, tapos palabas natin yan. Dito, dito sila papasok mga kaparming. So pag nabubuhay na tong ano mga tinanim natin, so hindi na ito nila maubos-ubos kaagad. Tapos itong mga ano kohol mga kaparming, ito i-ano natin ito dito para yun sila maano yun, mangingitlog yun o. Tulad nito mga kaparming, ngayon tulad nito oh, mabubuhay yan. Ito, so yun. Tapos itong mga kuhol, mga suso, oh yun. So pag dumaan dami na itong mga kaparming, so yun, dito sila kumakain ng mga suso. Tapos yung kulungan nila dito mga kaparming, dito na dito rin natin sila pagkakainin ng mga binlod, hasula, siguro yung pigs na declare, ano na lang yon, snack mga kaparming. So katulad dito mga kaparming, buhay na to. Ito na yung unang naitanim mga kaparming. So may mga suso na nangingitlog yon, yon mga kaparming. So buhay na yung mga unang tanim natin mga kaparming. Yun, pag ito ay dumadami na mga kaparming, dito nabubuhay yung mga suso. Tapos kaparming, yung cyclone, may ano pa rin tunanit para hindi sila maka ano talaga, hindi maka labas agad. So lagyan pa rin natin na net para sigurado yung mga maliliit na mga baby hindi sila makakalabas. Tulad nito mga kaparming oh. So buhay na yung suso. So posible ito, dadami yan dito sa loob ng kulungan natin. Yun. Yo, dito na yun sila mga kaparming. Ito yung preparation ko, ito yung tekniko na ginawa. Yung may mga itikan diyan mga kaparming. So dito yung kulungan nila doon sa loob. Tapos ipapalabas lang natin to sila dito. Panahon na, na itong palayan, tingtanim na. So hindi na sila makakalabas. So at least itong kulungan nila ready na mga farming. So dito, dito sila maliligo. Yun no. Yan. Pinapaikutan ko yan mga kaparming. Ito yung isa na teknik mga kaparming na gawin natin sa mga baguhan dyan na gusto makapagano kung ano yung teknik. So ito lang kaparming, ito lang sa akin, sinishare ko lang mga kaparming. Kasi kung sino yung mahilig mag-alaga ng mga itik, so alagaan natin ng maigi kaparming, kasi nagbigay naman ito sila ng mga blessing ng itlog yun. Tapos itong poste, ito yung ginawa ko madridi kakao. So nabubuhay ito, ayan o, nabubuhay ito mga kaparming.
Yun oh. Ito, ito ang tinatawag na madre di kakao. Ito pa magka-farming. Ito oh. Ito. Ito oh, yun. Yun ang iano natin na pang usok. Dito oh. Dito natin tali. Kasi matibay ito. Ito yung gawin natin na pang ano sa ano. Puste. Ito nakapaikot yan. Farming. Ito na mga farming. Yung preparation natin sa mga alagang itik natin panahon na sa ating tanim ng palay. So kung ito yung tips na gawin natin sa mahilig mag-alaga ng mga itik, mga kaparming, ito yung isa na preparation na gawin natin. Kasi nabubuhay yung mga kuhol, mga kaparming, pag ito ay dumadami na, so dito rin naliligo yung alaga natin. So ito ang mas maganda na makatipid tayo sa patuka, mga kaparming. Kung sino pa yung hindi nakapag-subscribe ng YouTube channel, pa-subscribe na mga kaparming at pindutin na rin yung notification bell para palagi nyo manotify yung mga susunod ko ng mga videos. Maraming salamat po mga kaparming sa mga subscribers ko, nang dahil sa inyo ako'y taus-pusong magpapasalamat ulit sa inyo mga kaparming. So ito na yung preparation ko mga kaparming sa mga panahon sa ating tanim ng palay. Ito na yung ginawa ko.